That's for Dr. Rene Escalante. Thank you. First, congratulations on the PhilPop and NQC partnership. Dr. Escalante, with the future projects of NQC, it appears that Lapulapu is not being commemorated and honored enough. My question is, does NQC believe that everything that is written about Lapulapu in our Philippine history books accurate? Thank you. Ito po ang problema natin kay Lapulapu. Kung ikukumpara natin siya kay Rizal, we have a lot of things about Rizal. Ultimo girlfriend ni Rizal, alam natin yan simula ng kapataan hanggang sa sena sa Europa. Pagdating po natin kay Lapulapu, napakalaki ng problema natin. Hindi natin kilala magulang. Hindi natin kilala ng tatay, nanay, lola, lola, kapatid. Hindi natin alam kung kailan siya pinanganak at kailan siya namatay. May asawa ba siya? Marami pa siyang asawa? We don't know. Because what we only know about him would be the accounts of Pigafetta. And Pigafetta wrote the story from the point of view of the expedition. We don't have any surviving written or even artifact that we can attribute to Lapulapu. Kaya nga nung tinanong ako ng mga magpupondo, anong ilalagay mo sa museum? At what artifact? Sabi ko, meron naman. You can have some artworks. So, kaya pumasok po kami sa virtual reality museum para at least i-dramatize natin yung Battle of Mactan. Para naman yung matipong parang papasok ko sa Universal Studio, di ba sa Japan yung Harry Potter, di ba pumasok ko sa ganon, di ba? So, doon na lang kami babawi kasi wala po na lang kaming pailagay eh. It's really a big challenge. But, gaya nabanggit kanina, huwag naman natin palipasin ang okasyon nito na wala man lang mag-iwan. Parang pagkatapos ng event, maaaring wala na pagkatira. So, bukod dun sa kanta, ng kuha ng feedback, sana magkaroon ng business action. It will be part of our Thank you. Any more questions?